Hi guys, good morning everyone. Kasama ko naman si Kuya Tuto ngayong araw. At dahil marami interested sa solar pump ngayon dahil tag-init, papakita namin sa inyo kung paano ito nag-o-operate. Ang ginagawa niya ngayon ay kinakati natin yung tubig. So, para mapaandar natin ng water pump, kailangan muna natin lagyan ng tubig. Kuya Tuto, gano'ng karaming tubig yung kailangan dyan? Ito mga baba to, mga dalawang baldi siguro. So, simula sa hose na yung papunta doon, kailangan punoy ng tubig. Punoyin talaga. Yan, doon sa may dulo na yon, napapansin yung kulay itim, yung kanyang football. Yan. So mula doon hanggang dyan, ganyang karaming tubig yung kailangan punuin ni Kuya Tuto. Ito, ang parte na yan ay ilog. Magos yung ilog papunta doon. At mula dito, paakyat naman na doon. Doon naman yung kanilang gulayan at basakan. So ito ay solar pump mula sa agriculture. Ito naman yung wire na to ay papunta sa kanilang solar panels. So puno na. Yan, sasaraduhin na. Okay. Nakauna yun kaya to? Oh, hindi pa ito magandar siguro kayo na ano yun. So ito pala ka farmer, ito ay napakita na natin nakarang video no. Ito pala yung kinikwento ni Kuya Tuto ngayon. Yung inyong solar pala ay may potential na mamatay kahit araw kapag malakas yung ulap, no? Kapag halimbawa walang sikat ng araw, mamamatay ito siya kasi wala nang energy at yung tubig ay hihinto rin. Ngayon, ang nangyari sa kanya kanina, tumalsik yung kanyang foot bulb. Ayun. Kaya pag tumalsik yung foot bulb niya, yung tubig mula dito papunta doon ay naubos lahat. Bumalik doon sa ilog. Kaya ang ginagawa ni Kuya Tuto, kailangan punuin niya ulit dito, kakatihin niya ulit dito. Kaya yun, mayroon siyang ginagamit doon na pantali ng mahigpit, guma. Yan, tinatalian niyang guma yung football para hindi magpahiwalay. Sumababa lang naman itong yung level ng tubig dito na kinabitan nila. Nasa siguro yung elevation niya parang nasa 2 meters lang yung taas nito papunta dito. To 2.5 meters. Tapos mula dito, papunta doon, parang nag-elevation siya ng nasa 4 meters. O yan, nagsisimula na. Para siguradong ito. Ito naman yung circuit breaker nila. Yan. Then ito yung wire na yun, papunta doon sa panel. Ito yung kanilang mga panel oh. Dati ito oh, may bahay-bahay pero kasi naglipat sila ng panibago. Yan. Ganyang kalaki yung kanilang mga panel. Yan. O nakalagay lang dito sa basta, naiinitan siya. 920 watts. Yan. Ilang watts to, Kuya To? 460 yung isang. 460 yung isang ganyan, no? So, dalawa. 920. Yan. Yan. Tingnan natin dito yung tubig. O, ito na. Ito na yung tubig. Yan. Ganyan kalakas. So, dahil ngayon ay alas 9, paalas 9, paalas 10 na, ganyan nakalakas yung solar, yung pump. Yan. Tapos itong tubig na to, pupunta na dun sa mga garden nila. Ito naman yung gulayan ni Kuya Tuto. Ayan. Anong tanim mo dito, Kuya Tuto, na natalong na to? Fortuner F1. Ayan. Yan o, tubig o, dumadalo na yan dyan. Punta dito. Yan. Yung iba na, ano, nabusan po lang, pero yung iba na sa ilalim nagadaan ng tubig, wala na. So tuloy-tuloy lang ito, isang araw. Puro ganyan lang, no? So ang laking tulong ng solar kasi lalo pa ngayon tag-init. Kailangan ng halaman natin yung tubig. At sakto naman sa solar kasi kapag tag-init, mas malakas yung bumba ng tubig. Ito, tumatakbo na yung tubig. Yan.
Naka-design pala yung ano mo, yung gulayan mo naka-design talaga na kahit walang magdidilig, parang automatic na silang yung may stopper din yan. Oh, stopper na kanya-kanya ng pasukan ano. Ayun oh, simula doon, liliko yung tubig, liko diyan. Ito liliko na naman habang dito naman. Yan, hahanap na lang sila ng mababa na level. Doon may maharang-harang din. Ganun na karami kuya to yung napipitas mo dito. 100 kilos. Laking tulong din sa yung solar pump, no? Hindi ka na magastos eh. Paano kung... Gusto yun ang gastos mo? Paano dati water pump lang ang gamit mo, no? Water pump. Water pump. Ngayon solar pump na. Magastos, no? Ito naman yung water pump na gumagamit ng krudo. Pero ganyan yung isa kalakas, no? At yung pump ay doon. So dahil... mas malapad na yung basa kanila ngayon na sinusuplayan ng tubig. At yung kanilang mga solar pump ay ginagamit lang nila sa kanilang mga gulayan. So dito, meron silang sariling water pump. Yan, sabi ni Kuya Toto, dito sa kanilang water pump, yung isang ano, isang galon, which is 4 liters, ay nagagamit din nila sa loob ng mga 8 oras na tuloy-tuloy na pump. Yan, tingnan natin yung kanilang water pump. At yung isang galon ay nagkakahalaga ng 300 pesos. So 300 pesos sa loob ng 8 oras, ganun ang magagastos mo. So ito. Dito sa area na to, sila kumukuha ng tubig. Kung maalala nyo dati, yung kanilang solar pump ay dyan naka-install. So kung titingnan natin mabuti, kung ikukumpara natin yung solar pump at saka dito sa water pump, syempre yung dalawa na yun may mga advantage at saka mga disadvantages. Syempre unahin natin sa solar, yung advantage nito, isang bilian mo lang, katulad na sabi ni Kuya Toto, isang bilian lang, isang gastusan lang, kailangan mo na lang ng sikat ng araw at syempre maintenance na lang kung may mga parts na masira. Tuloy-tuloy na yung gamit mo, unlimited. Wala ka nang, hindi mo kailangan mag-limit, naka-limit lang sikat ng araw. At syempre yung disadvantage nito, kung sakaling tagulan, tagbagyo, basta walang sikat ng araw, posibleng ano, wala ka rin matatanggap na magandang pagpapakyat ng tubig. At yung isa pang disadvantage, siyempre, hindi siya ganun karaming tubig yung kaya niyang ilabas sa loob lang ng maikling oras. Pagdating naman sa water pump, sa loob lang ng ilang minuto ay kaya mong mag-ipon ng napakaraming tubig, no? Kung malawak yung basakan mo katulad nito, kayang-kaya. Yung disadvantage nga lang nito, siyempre, katulad nila Kuya Toto, sa loob ng 8 oras ay kailangan nilang bumili ng isang galon na na krudo, which is nasa 300 pesos. So kayo na bahala mga ka-farmer yung magano kung ano yung sa palagay ninyo yung mas the best para sa inyong area. Siyempre, para sa akin mas nirecommend ko pa rin yung solar pump kasi unang-una katulad nating mga magsasaka, hindi naman tayo laging may pira na panggastos. So hanggang dyan lang. Maraming salamat sa panonood kung nakarating ka hanggang sa dulo. Hanggang sa susunod na mga video ko. Happy farming sa ating lahat. Paalam.